So, in terms of learnings from earthquakes, siguro bigyan ko yun ng, ano, ng kwento. So, pagbalik namin, sumakay kami sa ano, baba kami. Nasa taas ko kasi, nasa taas yung Loon Church. So, baba kami, papunta dun sa lancha, dun sa, bigyan ko pala kayo ng ano para ma-visualize nyo. For example, ito yung beach. Dahil sa earthquake, yung beach, napunta ko dito 1.5 kilometers. Umurong yung beach. So, lalakad ka na napakalayo just to be able to reach the boats. May nag-offer sa amin ng ride kasi nakisabit lang kami sa mga resort owners, diba? So, nag-uwi na sila. So, sumabay kami sa DSWD. Okay. Siyempre, hindi mo naman pwede paghintayin yung DSWD, diba? Siyempre, may trabaho yun. Nakabol nila yung ano. Tapos, correct. Andun kami. Pinauna namin, kasi nag-shoot kami ng stand-upper ng reporter namin, si Bea. And then si Voltaire, yung kasama ko na lalaki, nauna na siya doon sa barko. Sabi ng Volts, mauna ka na doon kasi baka maiwan tayo. At least andun ka na, aantayin lang tayo, 'di ba? Mag-shoot lang kami mabilis. So shoot kami. Tapos nakita namin sa babang baba, ah, napakaliit na ni Voltaire, layo na kasi niya. Sabi niya, gumaganon siya. Tapos kami naman, sumagot kami. Okay. Gumaganon din kami. Hi, hi. Tapos nakikita namin, pababa na kami. Ayan na pala si Walter, okay na. Tara, alis na tayo. Pababa na kami, eh, medyo malayo yun, mga 5-minute walk pababa. Hmm. Paglapit namin, yung barko ng DSW, unti-unti na lumalayo sa amin. Kasi naiwan pag hindi kami, kayo. Kasi pag hindi kami umalis, pag hindi kami nakaalis doon, doon kami matutulog, walang tulugan. Hmm. Diba? Yung tipong doon ka sa tent city, mahihirapan kami, lahat ng gamit namin, mga batteries, chargers, andun sa bahay na tinutuluyan namin. Umaalis na yung DSWD. Tapos, nag-alit si Voltaire. Sabi niya, sorry. Nag-alit dahil, okay. Sabi niya, kanina ko pa kayo tinatawag. Kasi aalis na sila. Yung pala kumakaway siya. Sabi niya, tawag niya kayo. Uy, tara na, alis na tayo. Sumisenyas so, pala siya. Oo. Natara na. Okay. Oh, eh hindi mo maano, hindi mo syempre malayo. So hindi mo ma-distinguish and then hindi naman din siya maka-text kasi walang signal. So 'yun. Nakakatawa 'yon. And then the next day, ito na naman panibago na naman katatawanan. Edi ano, maaga may press con si Marojas. So tatakbuhin namin kasi DILG, DSWD, lahat-lahat may press con sa Kapitolyo. So gising kami. O sige. O guys, gigising tayo ng ano, gising tayo ng 6 a.m. Aga ko nagising. Di, ako actually, ako yung nahuli. Pinauna ko na sila kasi nag-edit pa ako. So, tapos sila, ako na yung last na maliligo. So, papasok ko sa banyo, maliligo na ako. Biglang eto na, nag-aftershock. Eh, yung aftershock, 6.5. Yung kasi niya, yanig ka talagang ganun. Sabi ko, naku, hala, anong gagawin ko dito? Ay, naliligo ako. Sabi ko, wala talaga. Alam mo, oo. Alam mo, yung naliligo ka tapos hindi ka makagalaw. So, hindi ganun. Ka makalabas. Iisip ko, hindi yung lindol eh. Mamaya biglang mahulog yung ano, nakahubad ako. So, oh, ito yung sinasabi. Kanina, nag-uusap kami ni Tita Julie. Sabi ko nga, there are things na beyond your control. So, even yung mga earthquake na ganito, hindi mo siya mapipredict. Diba? What will happen. So, ang pinaka ano, wala tayong magagawa. All we have to do is prepare. Diba? Unfortunately, sa sitwasyon ko nun, wala talaga ako magagawa kasi nasa banyo ako. So, anong kukunin ko doon? Wala man doon go bag doon sa banyo. Diba? So, you just have to be prepared. Preparation, siguro, bukod doon sa pag-prepare ng gamit na gagamitin nyo, prepared as someone or sa personal nyo na yung kaya nyong ano, hindi ka masasak o hindi ka matataranta pag nangyayari yung sitwasyon. Training yourself to huwag ka madala dun sa sitwasyon. Training yourself to be ready when it comes to ano. Kasi nga, sabi nga rin ni Ken kanina, may maraming bagay na kahit ituro mo ng 1,000,000 beses, hindi siya maintindihan ng tao. Diba? So, there are different ways on how to teach people how to be prepared. Pero you can never really be prepared, di ba? All you have to do is try. Kung
mas okay naman yung mag-try ka kaysa wala kang gagawin, 'di ba? Mas okay naman yung ready ka kaysa wala ka talagang preparation at all, 'di ba? So actually I'm a bit guilty of this, yung pagiging lax. Eh okay lang yan. Lahat naman tayo dito, Julia. Actually, 'di ba? Lahat naman tayo. Even ako, ganun din naman. Lahat naman tayo. There are times. But you can never tell, and I think 'di ba, there was this campaign na we might have the big one anytime soon. Yeah. And it's unpredictable if you come to think of it, but preparedness is key. At saka actually, if I'm not mistaken, naririnig ko kasi na ang mga bata kakaturo ng mga safety precautions sa school, yung halimbawa to think yung foot mat, yung rug, yung gawa sa mga retaso, pinadala yung mga bata, yun ang ginagamit na pantakip sa ulo. Simple things like that. At saka duck. Ano yun? Duck cover and hold. Yun. Okay. Duck. See, hindi ko memorize yan. Cover. Yun. So yeah, things like that dapat talaga, you know what, ang ini-encourage pa sa mga schools, ang mga bata ang magturo sa mga magulang sa bahay on what to do. Correct. Yes. Yes. Okay. So, okay, mada ko naman tayo sa mga live audiences natin, no? Okay. So, go partners, by the way, nakakatuwa na ngayon, nanonood si Miss Harvey Chua. Good evening, Miss Harvey. Maganda ka po. Miss you, Tita Harvey. Ingat ka. Ayan. Okay. And we hope you're enjoying the topic. Okay, sino pa? Sino pa ang okay. Ay, sir, hindi mo to kilala. Hindi mo to kilala. Wala. Ay, ex-girlfriend mo lang. Ex-girlfriend. Yes, team Miss Alda of Team Palda. Nakaka-believe po kayo, Sir Franz, and your team. Yes. Sir Franz lang po sa Lakam. Sa Lakam. Yes. Sir Franz lang daw ang malakas. Okay.